Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ay si Angela Nicole Barliso, nasa ikalimang baitang na elementarya ng Davao Wisdom Academy. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga batas ng Pilipinas. Tatalakayin natin ang mga batas pang kalikasan. Maraming batas ang ipinatupad ng pamahalaan para maprotektahan ang kalikasan. Ang mga sumusunod ay ang 10 batas pang kalikasan. Sa unang batas, Presidential Decree Number 705, Revised Forestry Code of the Philippines. Nakasaad sa batas na ito na ang paggamit ng kagubatan at kakahuyan ay dapat naaayon sa pag-unlad ng bansa, pagsulong ng agham at teknolohiya, at kapakanan ng publiko. Nakatuon ito sa pangangalaga, rehabilitasyon at pagpapaunlad ng mga kagubatan at kakahuyan upang matiyak ang patuloy na pagiging produktibo ng mga lugar na ito. Ikalawang batas, Presidential Decree Number 1067, The Water Code of the Philippines. Ito ay nagtataguyod ng batayan sa konserbasyon ng mga mapagkukunan ng tubig upang matugunan ang mga kinakailangan, pag-regulate sa paggamit at pangangalaga ng mga pagkukunan ng tubig. Ikatlong batas, Republic Act Number 6969, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Ang batas na ito ay naglalayo na pangalagaan, paghigpitan o pagbawalan ang pag-angkat, paggawa, pagbenta, paggamit at pagtapon ng mga chemical substances o mixtures na nakakasama sa kalusugan at kalikasan. Pagbabawal sa pagpapasok at pagtapon ng mga nuclear waste sa bansa. Pagsusulong ng pag-aaral ukol sa toxic chemicals. Ikaapat na batas, Republic Act Number 7586, National Integrated Protected Area System Act of 1992. Nakapaloob sa batas na ito ang pagkilala sa kahalagahan ng pangangalaga sa pagpanatili sa natural, physical, at biological diversities ng kapaligiran. Mapapangalagaan ang mga native plants and animals. At ang paggamit ng mga protected areas ay dapat naaayon sa itinakda. Pagdedeklara ng National Park upang maprotektahan ang mga hayop, puno, at halaman laban sa paghihimasok ng mga tao. Ikalimang batas, Republic Act Number 7638, Department of Energy Act of 1992. Ang batas na ito ay dineklara upang matiyak na patuloy at sapat ang supply na enerhiya na kinakailangan ng bansa. Tinitiyak na mahusay na paggamit ng enerhiya upang makasabay sa paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Pagbuo ng programa upang ipaunlad ang non-conventional energy system. Ika-anim na batas, Republic Act Number 7942, Mining Act of 1995. Sa batas na ito, nakapaloob na ang lahat ng yamang mineral na nasa loob ng teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas ay pagkaari ng Estado. Responsibilidad ng Estado na magkaroon ng makatuwirang paggalugad, paggamit at pangangalaga sa mga yamang mineral. Protektahan ang karapatan ng mga apektadong pamayanan.
Ikapitong batas, Republic Act Number 8749, Philippine Clean Air Act of 1999. Sa batas na ito, nakasaad ang pagtataguyod ng patakaran ng pagbalanse ng kaunlaran at proteksyon sa kapaligiran. Bumuo ng programa sa pamahala ng polusyon sa hangin. Pagtutuunan ang pag-iwas at pagkontrol sa polusyon sa hangin. Ikawalong batas, Republic Act Number 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nakasaad sa batas na ito na pagtibay ng isang sistematiko at komprehensibong pamamaraan sa pamamahala ng basura. Tiyaking wasto ang paghihiwalay, koleksyon, transportasyon, pag-iimbak at pagtatapon ng basura. Paghihikayat sa kooperasyon ng publiko. Ikasiyam na batas, Republic Act Number 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang batas na ito ay nagbibigay protection sa wildlife species at sa kanilang tirahan upang mapanatili ang ecological balance at biological diversity. Pagkontrol sa pangungulekta at pangangalakal ng wildlife species. Mabigyan suporta ang mga siyentipikong pag-aaral sa pangangalagan ng biological diversity. Ikasampung batas, Republic Act Number 9275, Philippine Clean Water Act 2004. Ito ay batas na naglalayong protektahan ang mga katubigan sa mga aktibidad na galing sa mga industriya, komersiyo, agrikultura at sambayanan. Nagtakda ng maayos na proseso sa pagkontrol o pagbawas ng polusyon sa mga katubigan. Naglalayong maglaganap ng impormasyon upang hikayatin ang publiko na makiisa sa pagsubaybay sa kalidad ng mga katubigan. At iyon ang mga batas pang kalikasan ng Pilipinas. Ang mga batas na ito ay naglalayong mabawasan o malimitahan ang masamang epekto ng mga aktibidad ng tao sa kalikasan at nagtatakda ng kaparusahan sa mga taong lalabag sa batas. Maraming salamat